Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJ B ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Ipinanganak na Komang ang isang braso ni Arthur. Kung kaya't lumaki siya na sanay na sa panunukso nang dahil dito. Pero hindi na lamang niya iniintindi iyon sapagkat totoo naman. Basta siya ay nagtatrabaho ng maayos sa kasalukuyan niyang pinapasukan. Isa siyang dishwasher sa isang restaurant. Pero sa kabila ng kakulangan, nagagawa pa rin niya ng maayos ang mga gawain. Pero hindi pa rin maiwasan na minamaliit siya ng mga katrabaho nang dahil sa kalagayan niya. Ayon sa kanila, ay babagal-bagal raw siyang kumilos. Baka wala nang magamit ng mga plato at kubyerto sa mga customer. Pero hindi niya na lamang iniintindi iyon. Dahil para sa kanya, nagagampan na niya naman ng maayos ang kanyang trabaho. At saka, wala namang nagre-reklamo maliban na lamang sa ilang mga katrabaho na nagmamagaling. Ngunit nang magkaroon ng bagong empleyado sa kanilang restaurant, dito nagbago ng tuluyan ang takbo ng buhay ni Arthur. Paano ba naman kasi? Napakaganda ng bagong kahera. Pagamat medyo chubby ito, ay chinita naman. At iyon ang gustong-gusto ni Arthur sa isang babae. Kaya naman nung unang beses niya itong makadaupang palad, ay kinausap niya ito. Saan branch ka dati nagtatrabaho? Medyo nahihiya niyang tanong. Napatingin sa kanya ang babae. Doon pa rin sa probinsya namin. Mababa kasi ang sahod doon eh, kaya lumipat ako dito. Tugon ng dalaga. Tama ka nga doon. Maliit nga ang sweldo. Pwede bang malaman ang pangalan mo? Nauutal pa niyang tanong. Abigail ang pangalan ko. Ikaw, anong name mo at anong trabaho mo dito? Ako si Arthur. Dishwasher ako dito. Kaya naman nagkamain sila matapos magpakilala sa isa't isa. Mula nun ay naging magkaibigan na sila. Hindi man sobrang close pero sa tuwing nagkikita ay nagkakabatian sila. Lalo namang nadagdaga ng inggit ng mga katrabaho sa kanya. May gusto kasi ang mga ito sa babae. Kaya mas lalo siyang binubuli ng mga ito at nangyayari iyon kapag tapos na ang kanilang duty. Gaya nga ng gabing iyon ay hinarang siya ni na Jason at Marco. Ang isa kasi roon ay talagang patay na patay kay Abigail. Bakit kayo maharang mga tol? Uwi na ako eh. Pwede ba makiraan? Wika ni Arthur. Tinawanan siya ng mga ito at nagwika si Jason. Mga agaw ka, Komang. Bakit mo kinakausap si Abigail ha? Pinupormahan mo ba? Wala lang. Bakit? Masama bang makipagkaibigan sa kanya, Jason? Oo, masama. Dahil type ko siya. At kung ayaw mong masaktan at magulpe, kung ako sa'yo, layuan mo na siya. Nagkakaintindihan ba tayo ha? Sa halip na pansinin ni Arthur ang mga bully, ay tinalikuran na lamang niya ito at naglakad na palayo. May pahabol naman sa kanya si Jason. Ayon dito, magkakaroon na siya ng black eye kapag nakita nito na pinupormahan muli niya ang dalaga. Palagay niya kasi ay hindi naman yun gagawin ng katrabaho dahil sa makikita ng kanilang manager. May posibilidad na matatanggal ito kapag ginawa ang bagay na yun. Sa palagay pa nga niya, ay natatakot lamang ito. Napapakamot ulo na lamang siya at iniisip na may pagkatorpe pala ang lalaki dahil kung talagang gusto nito si Abigail ay dapat niligawan niya na ito. Hanggang isang araw ay muli niyang nakausap si Abigail. Aksidente naman itong nasilayan ni Jason. Kaya naman nang matapos na uli ang duty nila ay nasapok si Arthur ng lalaki. Bakit may ginawa Jason? Ano bang problema mo ha? Tanong niya rito. Nagmamaang-maangan ka pa? Eh alam mo na nga. Kung ang tinutukoy mo ay ang pag-uusap namin ni Abigail, wala kang karapatan para saktan ako ng dahil lang ron. Dahil hindi naman kayo eh. Walang kayo. Mabuti sana kung girlfriend mo siya. Talagang iiwasan ko na siya kung ganun. Eh hindi naman. Palaban niya ang pahayag. Ba't talagang lumalaban ka? Hetong sayo. Pahayag ni Jason. Sabay sapak ulit sa kanya sa mukha. Dahil dito, napasubsob sa lupa si Arthur. Umalis naman agad ang mapang-abusong katrabaho. Habang siya naman ay bumangon na at umuwi na sa tahanan. Mabuti na lamang noong nanalamin siya ay wala siyang pasa sa mukha dahil kung meron ay talagang mauusisa ito ng kanyang mga magulang. Sa loob-loob niya, ipaparating na lamang niya sa kanilang manager ang ginawa ni Jason. Iyon nga ang bagay na kanyang ginawa. Kaya naman sinuspinde si Jason sa loob ng 2 linggo. Nakita rin kasi sa CCTV ang ginawang pananakit sa kanya. Pero hindi inaasahan ni Arthur na magbabanta sa text message si Jason. Ayon dito, kapag nakapasok na ito ay babalikan umano siya nito. Kaya naman hihintay niya ang araw na yon
at kapag naulit ay isusumbong niya uli sa kanilang manager. Hindi niya palalagpasin iyon kung siya man ay sasaktan ulit. Talagang ipapatanggal niya na ito sa trabaho. Samantala, muli silang nakapag-usap ni Abigail noong lunch break na nila. Kamusta na Arthur? Wala na bang nabubuli sa'yo rito? Wala na. Simula nang masuspindi si Jason. Siya lang naman yung malakas mambuli sa akin eh. Napatango naman ang dalaga. Ganun ba? Bukod nga pala sa gwapo ka, bakit kaya siya galit sa'yo? Medyo nahiya naman si Arthur sa sinabi ng kaibigan at lalong nahihiya siya nabanggitin na pinagseselosan siya ni Jason. Siguro ay dahil sa komang isang braso ko. Inburn na kasi ito eh. At yun lang siguro ang dahilan. Bakit kaya may ganun tao, no? Mapanglait. Hindi naman sila inaano. Wika ni Abigail. Ewan ko ba sa kanila? Siguro, puno lang sila ng inggit sa katawan. Natatawang wika ni Arthur. Natawa rin si Abigail at sumasang-ayon sa kanyang inihayag. Kaya dapat, Arthur, ang mga gantong tao ay huwag nang pansinin. Bigla namang may sumagi sa kanyang isipan. Abigail, pwede bang lumabas tayo mamaya pagkatapos ng trabaho natin? Bay, saan naman tayo pupunta, Arthur? Samahan mo akong bumili sa National Bookstore para makapag-usap naman tayo ron. Agad namang pumayag si Abigail. Napagkasunduan nila na uuwi muna sila para makapagbihis at pagkatapos nun ay mamamasyal na sila. Kaya ang kinalabasan ay gabi na rin sila nagtagpo sa mall. Medyo naghintay pa nga ng ilang minuto si Arthur. Ay, Arthur, sorry ah kung medyo natagalan ako kasi nagluto pa ako ng pagkain namin eh. Pahayag ni Abigail. Ayos lang, ano ka ba? At is nakarating ka. Tugon naman ng binata. Pumasok na nga sila sa mall at doon ay naglibot-libot. Dito na naglakas loob ang binata na tanungin ang matagal niya ng gustong itanong sa dalaga. Abigail, may boyfriend ka na ba? Napapatitig naman sa kanya ang dalaga habang nagsasabing, sa totoo lang, wala pa, Arthur. Pero teka, bakit mo pala natanong? Wala lang. Natanong lang naman kita kasi baka may magselos ngayon niyaya kita. Payag ni Arthur, kaya napangiti na lamang sa kanya ang dalaga. Ano nga pala yung paalam mo sa parents mo nung umalis ka, Abigail? Sabi ko mamamasyal lang kami ng kaibigan ko. Malaki naman kasi ang tiwala nila sa akin eh. Tara na, pumunta na tayo sa National Bookstore. Ano nga palang libro ang bibilhin mo? Love story, Abigail. Aba, mahilig ka rin pala dyan ah. Sino nga pala yung writer ng gusto mong bilhin na libro? Tanong ng dalaga. Napangiti naman ang binata, sabay tugon ng gusto kong bumili ng libro ni Wilmer. Balita ko kasi meron siyang bagong published na aklat, kaya bibili ako ngayon. Aba, kilala ko rin siya. Magaling niya magsulat ng love story eh. Nakangiting tugon ni Abigail. At nang matagpuan na nila ang National Bookstore, ay pumasok na agad ang dalawa. Pagkuway, bumili na si Arthur. Pagkatapos nito, ay niyaya niya na ang dalaga na kumain naman sa fast food. Alam mo, kapag inulit ni Jason ang pananakit sa akin, isusumbong ko na ulit siya sa manager natin hanggang sa mapatanggal siya. Natatawa niyang pahayag. Tama yan, para naman madala na at hindi na gawin sa iba. Kaya dapat talaga na mawalan ng trabaho ang Jason na yun. Hindi naman kasi siya nagtatrabaho ng maayos eh, at nangahamak lang ng kanyang katrabaho. Abigail, may itatanong ako sa'yo. Anong gusto mo sa isang lalaki? Dahil sa klase ng tanong niya, napatitig ito sa kanya. Siyempre, yung lalaking maka-Diyos. May malakas na pangangatawan para maipaglaban ako. Masipag at siyempre gwapo. Nang marinig ito ni Arthur, ay bigla siyang nanlumo. Paano ba naman kasi? Halos wala sa mga nabanggit nito ang katangian niya. Balak niya kasing ligawan si Abigail. Sapagkat unang beses pa lamang niya itong nakita, ay na-inlove na siya. Naisip niya na baka wala siyang pag-asa kay Abigail. Sa lahat kasi ng nabanggit nito, kasipagan at pagiging maka-Diyos lamang ang meron siya. Bakit yata tahimik ka? Naputol ang pagmumuni-muni ng binata nang tanungin iyon ng kanyang kausap. Naalala ko lang kasi yung aso ko. Hindi ko pa pala napapakain. Pagkatapos natin dito, umuwi na tayo ah. Pagdadahilan niya rito. Sige. Parang gusto ko na nga rin humilata sa higaan eh. Pahayag ng dalaga. Samantala,
Habang nakasakay na sila sa tricycle pa uwi, meron namang tinanong sa kanya ang babae. Ikaw, Arthur, ano-ano naman ang mga katangian na gusto mo sa isang babae? Natigilan siya at hindi niya inaasahan na aalamin pa ito ni Abigail. Pakiramdam niya ay umurong ang kanyang dila at gustong-gusto niyang banggitin ang mga katangian ng kaibigan. Wala naman akong hinahanap na katangian ng isang babae eh. Basta kapag tinamaan ako. At gagawin ko ang lahat para lang mapasaya siya. Seryosong paayag ng binata. Hindi naman na nakapagsalita pa ang dalaga. Hanggang sa makauwi na sila sa kani-kanilang tahanan. Kahit na medyo wala kay Arthur ang mga katangian na nabanggit ng kanyang kaibigan, umaasa pa rin siya na kapag niligawan niya ito, ay sasagutin siya nito. Lalo na't malakas ang kutob niya na madali niya itong mapapamahal. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang mapanatili ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa dumating ang isang araw na nakapasok na muli sa trabaho si Jason. Dito labis na kinabahan si Arthur dahil alam niyang bubulihin na naman siya ng lalaking ito. Hanggang sa mapatunayan niya na hindi nga siya nagkamali ng hinala. Habang siya ay naguhugas, ano ba namang tinapunan siya nito ng ketchup sa muka habang sila ay nagtatrabaho? Kamusta ka na, Komang, ha? Namiss kita eh. Sobrang namiss kitang pagtripan. Mapangasar na wika ng lalaki. Ano na namang problema mo? Tanong ni Arthur habang hinihilamusan ang kanyang muka. Patuloy pa bang pagporma mo kay Abigail? Hindi naman agad nakasagot ang binata sa tanong nito. Nagulat siya nang pitsaraan siya nito at inulit ang naging tanong nito sa pagalit na paraan. Ang sabi ko, kung pinupormahan mo pa rin ba si Abigail? Sumagot ka! Bingi ka ba, ha? Paano kung sabihin ko sa iyong oo? May problema ba sa iyo, ha? Matapos niya yung sabihin, nagulat siya nang tinulak siya nito. Kung ako sa'yo, layuan mo na siya. Dahil hindi mo talaga magugustuhan kapag nagalit ako. Pagbabanta nito at nagtungo na sa counter. Sa kabila ng mga pagbabanta nito ay hindi naman natakot si Arthur. Bakit niya naman lalayuan si Abigail samantalang magkaibigan na sila? Para sa binata, bahala na akong kumuluman ang ulo sa kanya ni Jason. Malapit na rin naman na itong matanggal sa trabaho, kaya hindi niya na dapat pang problemahin yun. Ang dapat niya na lamang isipin ay ang pagtatangkang ligawan ng dalaga. Hindi niya kasi matatanggap kung mapupunta lamang ito sa iba, lalong-lalo na kung mapupunta ito sa may masamang ugali na gaya ni Jason. Hindi naman sa nanguhusga si Arthur. Kung si Jason nga ay nasasaktan ng ibang tao, paano pa kaya ang babaeng makakatuluyan ito? Kaya naman hindi siya magpapatinag sa Jason na yon. Samantala, nang araw muli ng kanilang trabaho, ay bigla na naman siyang pinag-initan ng lalaki. Wala ka talagang kwenta. Ang bagal-bagal mo. Kailangan na ng mga plato ng customer. Galit na paayag ni Jason. Bakit, Jason? Ginagawa ko naman ang maayos ng trabaho ko ah. Mabilis na nga yung paghuhugas ko eh. Kung gustong matapos agad, sige, ikaw ang gumawa. Pinangungunahan mo yung nagtatrabaho eh. Paliwanag niya sa walang hiyang katrabaho. Nagiba naman ang timpla ng mukha ni Jason. Anong ibig mo sabihin ha? Waiter ako at ikaw ang dishwasher. Kaya dapat ikaw ang gumawa ng trabaho mo. Kami rin ang mapapagalitan ng mga customer dahil kukupad-kupad kang komang ka. Napupuno na ako sa'yo ah. Kaya itong sa'yo. Galit na paayag ng lalaki at agad na dumapo ang kamao nito sa kanyang pisngi. Kumislap ang kanyang paningin kaya't natumba siya. Hindi niya lubos sa kalain na susuntukin siya nito ng malakas. Hindi pa nakontento si Jason. Muli ay sinapak niya ito sa muka habang sumisigaw pa ito habang nagsasabing, "Mga agaw ka! Mga agaw! Akin lang si Abigail!" Dahil dito, narinig ng mga kahera at waiter ang pagsigaw ng lalaki. Talagang baliw na baliw si Jason kay Abigail, kaya kahit sa oras ng trabaho, ay nai-insecure ito kay Arthur at nakuha ng saktan. At dahil narinig ng kanilang mga katrabaho ang komosyon, ay pinuntahan sila nito. Agad namang inawat si Jason na galit pa rin sa oras na yun. At hindi nila inaasahan na narinig pala iyon ng kanilang manager. Oh, anong kaguluhan to? Bakit nagbubugbugan? Nakakahiya sa mga customer. Agad namang nagsalita si Arthur. Paano po kasi? Merong bully dito. At ito nga oh, nakuha pa akong saktan. Sinuntok niya ako habang nagtatrabaho. Ang mga katulad ni Jason na isang bully ay walang po ang dito sa restaurant. Pinatawad ko na siya nung una eh. Pero nang ginawa niya, inulit pa rin ang mga kamalian niya.
Kailangan ko na talaga siyang patalsikin dito sa restaurant ko. Nang marinig ito ng lahat, nagulat ang mga ito, lalong-lalo na sina Jason at Abigail. Maliban na lamang sa manager. Opo sir, masusunod po. Patatalsikin ko na siya dito sa restaurant niyo dahil wala siyang puwang dito. Ang gaya niyang bully ang sisira sa magandang trabaho ng isang empleyado. Kaya ikaw Jason, sumunod ka sa akin mamaya sa opisina. Ano ba itong ginawa mo sa may-ari ng restaurant ha? Talagang nakakahiya ka. Baka sampaan ka pa ng kaso ni sir at baka makulong ka pa sa bilingguan ng dahil sa ginawa mo. Tugon ng manager. Kitang-kita sa pagmumukha ni Jason na parang binuhusan ito ng napakalamig na tubig sa buong katawan. Nawala ang kaninang matapang niyang anyo at napalitan ng matinding pagkabigla at labis-labis na kahiyan. Lumaylay ang kanyang mga balikat. Nakanganga ang bibig, namumutla at kumuba ang likod dahil parang naubos ang kanyang lakas sa mga nalaman. Titig na titig lamang ito kay Arthur. Ikaw ba talagang owner nitong restaurant? Nauutal na tanong ni Jason. Napatingin naman si Arthur sa manager. Tila nalaman naman nito ang kanyang pahiwati. Kaya ito na ang nagsalita. Oo Jason, siya ang owner nitong restaurant. At dahil kakagraduate pa lang niya sa college, ipinasa sa kanya ng ama niya ang isa sa kanilang mga restaurant. Pero may bili ng daddy ni Sir Arthur sa kanya. Matagal na raw niyang napapansin na parang sisiga-siga ka sa lahat ng mga empleyado niya. Kaya napagdesisyonan ng kanyang ama na magpanggap muna si Sir Arthur na isang ordinaryong empleyado sa kanyang restaurant para huliin ang tunay mong ugali, Jason. Kaya pala maraming nagre-resign sa mga bagong pasok na empleyado. Dahil pala sa iyo, Jason, binubuli mo sila. Hanggang sa napatunayan na nga ni Sir Arthur ang lahat ng yun. Ang mga pagsusuntok na ginawa mo sa kanya ay isang matibay na ebidensya na tama ang hinala ng kanyang ama. Mabait pa nga si Sir Arthur sa iyo eh. Noong unang beses na ginawan mo siya ng pagkakamali ay pinatawad ka niya. Pero ano itong ginawa mo? Inulit mo na naman ang dahil sa matinding pagsiselos at sa kawalan ng paggalang. Kaya ito na ang huling araw mo, Jason. Nakakahiya ka. Sobrang nakakahiya. Nang marinig ni Jason ang lahat ng binanggit ng manager, nanginig siya sa takot at unti-unting tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na pinakaamo pala nila ang nagawa niya ng masama. Lumuhod si Jason sa harapan ni Arthur at nagmakaawa. Sir Arthur, pasensya na ho sa mga nagawa ko. Hindi ko po kasi alam na kayo palang may-ari eh. Dahil kung alam ko lang sana, hindi ko sana ito magagawa sa inyo. Patawarin niyo na po ako, sir. Kailangan ko po ng trabaho dahil nangungupahan lang po ako dito sa Maynila at marami pa po akong utang. Wala po akong maipapambayad kung aalis ako rito. Naway patawarin niyo na ako, sir. Napahiling na lamang si Arthur matapos iyon marinig. Kung talagang kailangan na kailangan mo ng pera, dapat nagtatrabaho ka ng maayos at hindi yun ang bubuli ka ng katrabaho mo. Ako nga na may-ari mismo ng restaurant na gawan mo ng masama eh. Paano pa kaya mga kapwa mo empleyado? Nangyayari ito sa'yo dahil kailangan mong matutunan ang ugaling meron ka at kailangan ituwid ang pagkakamali mo. Pinagdidiinan mo pa tong kapansanan ko. Jason, kailangan mong matutunan gumalang sa iyong kapwa. Kaya kailangan na kitang alisin dito. Hindi ka nababagay sa restaurant na to. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita idedemanda sa ginawa mo sa akin. Napapailing na lamang si Jason habang tumutulo ang luha sa mga mata. Talagang mababakas sa kanyang itsura ang labis-labis na pagsisisi. Lumapit na rin ang nagsisising si Marco at ito ay humingi ng tawad sa kanya. Matatandaan kasi na minsan rin itong ng light at ng maliit sa kanya. Tinapik-tapik naman ni Arthur ang balikat ni Marco habang nagsasabi, "Wala na yun, Marco." "Oo, sa una nga ay ganun ka. Pero napapansin ko naman na nagbago ka na eh. Lumayo ka na kay Jason. Lumayo ka na kay Jason at pinagbutihan mo ng trabaho mo. Wala ka na ngayon sinasagasa ang tao. At dahil dyan, eh very good ka na sa akin." Nang marinig iyon ni Marco, kulang na lang ay maluha na ito sa labis na tuwa. Pinapatawad na pala siya ng Sir Arthur nila. Lingid sa kaalaman ni Jason, talagang sinasadya ni Arthur na pagselosin ng lalaki sa pamamagitan ng paglapit-lapit kay Abigail upang malaman niya ang tunay na ugali nito. Hanggang sa matuklasan niya na ganito nga pala talaga ang ugali nito. Pero kahit na pinagsiselos lamang niya ang lalaki, talagang may pagtingin siya para kay Abigail. Samantala, sa bandang huli na lamang nalaman ni Arthur ay nagpapanggap lamang rin pala na kahera sa kanyang restaurant. Ang totoo niyan ay kagagawan pala ito ng kanyang ama at ng kaibigan nitong negosyante. Tatay kasi ni Abigail ang kaibigan ng kanyang ama. Mayaman rin ito.
Kaya pala nang minsan niyang makita ang tahanan nito nang ihatid niya noong gabi ay napakalaki talaga ng bahay. Narinig pala ng ama ni Arthur ang pananalangin niya na sana ay magkaroon na ng nobya. Kaya may naisip ito at nakipagsabwatan sa kanyang kumpare. Hanggang sa nangyari nga na ipasok si Abigail bilang kahera. Sa totoo lang, walang kaide-ideya ang dalaga na ganun pala ang tunay na nais ng ama, ang makilala si Arthur. Tinanggap lamang kasi ng dalaga ang kagustuhan nito dahil may kondisyon ng ama na ipapamana sa kanya ang isa nilang negosyo sa oras na pumasok sa restaurant nila Arthur. Noong nagtatrabaho nga si Abigail, hindi nito alam na anak pala ng dating may-ari ng restaurant si Arthur, na ngayon ay kasalukuyan na ring owner nito. Kaya talagang gulat na gulat sina Arthur at Abigail nang muli silang magkaharap dahil pareho pala silang sinet up ng kanilang mga magulang. Magkumpari kasi ang mga ito, kaya talagang gusto nila na magkatuluyan ng dalawa. Natuwa sina Abigail at Arthur nang mabatid na pareho pala silang bagong owner ng kani-kanilang negosyo. At dahil sumunod sa pinagkasunduan si Abigail, ibinigay na nga ng ama nito sa kanyang negosyo. Kaya sa bandang huli ay umalis na rin sa pagiging kahera ang dalaga. Ito na ngayon ang humahawak sa sariling negosyo. Sa kabila ng pagkaalis ni Abigail sa restaurant ni Arthur, nanatili pa rin silang magkaibigan at nagkikita sila kapag may libreng oras. Hanggang sa niligawan ng binata ang dalaga. Hanggang sa bandang huli ay nagkatuluyan sila at naging magnobyo at nobya. Samantala, habang binabagtas ni Arthur ang kahabaan ng highway, may nakita siya sa sidewalk na isang lalaki na punong-puno ng dumi ang kasuotan at naninimos. Nang tignan niya ito ng maigi, nakilala niya ito. Walang iba kundi si Jason. Nalungkot siya and at the same time ay naawa para sa lalaki. Makaraan lang kasi ng isang taon ay naging ganto na agad ang kalagayan ni Jason. Hindi niya alam ang tunay na dahilan kung bakit ito nangyari sa lalaki. Pero nakakatiyak siya na ito na ang resulta ng masamang ginawa nito sa kapwa. Samantala, dahil sa husay ni Arthur sa paghawak ng sariling negosyo, ay napalago niya ito ng husto. Sa loob lamang ng isang taon at mahigit, nakapagtayo na siya ng isa pang branch sa kabilang lugar. Kaya nga palagi siyang nagpupunta sa dalawang restaurant na yon upang ito'y mapangasiwaan niya. Dito niya napatunayan na kahit komang siya, ay kaya niya ring makipagsabayan sa mga walang kapansanan. Kahit nga hindi niya gaanong maituwid ang isa niyang braso, nagagampanan pa rin niya ng maayos ang trabaho at nakakapagmaneho pa rin siya ng magarang kotse. Kaya para sa kanya, ang kapansanan ay hindi hadlang para kunin at tubarin ang mga pangarap sa buhay.